Magandang araw mga bata! Kumusta kayong lahat? Isa, dalawa, tatlo, handa na ba kayong matuto? Ikaw, ako, tayong lahat ay may pakialam sa lipunang ating ginagalawan. Kaya tara na, dagdagan ang kaalaman. Ating pag-aralan, Araling Panlipunan sa ikatlong linggo ng ikalawang markahan. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang tungkol sa mga gampanin ng mga kasapi ng pamilya. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang mailalarawan mo ang iba't ibang papel na ginagampanan ng bawat kasapi ng pamilya sa iba't ibang pamamaraan at ang kahalagahan ng bawat kasapi ng pamilya. Makinig sa aking babasahing tula. Ito ay pinamagatang Tulong-Tulong, isinulat ni Malu M. De Ramos. Si tatay ang naghahanap buhay, si nanay naman kami inaalagaan. Tumutulong kaming mga anak, kaya't sina tatay at nanay sa amin ay nagagalak. Ina ko, ama ko, kami mahal nyo. Salamat po, salamat po. Laging nariyan kayo. May pagkain sa mesa't nag-aaral pa. Alagat malusog ang buong pamilya. Unawain ang mensahe ng tula. Sina tatay at nanay ay naghahanap buhay para sa pangangailangan ng pamilya. May pamilya na ang tatay lamang ang nagtatrabaho at naiiwan ang nanay upang gumawa ng mga gawaing bahay. Mayroon namang pamilya na ang tatay ang naiiwan sa bahay at ang nanay ang kumikita para sa pamilya. Pagkagaling sa trabaho ay may tungkulin pa ring dapat gampanan sina tatay at nanay. Minsan, sila pa rin ang magluluto at maglilinis ng bahay. Ang mga anak naman ay tutulong kay tatay at nanay sa mga gawaing bahay, lalo na kung walang pasok sa paaralan. Ang ama ang may malaking responsibilidad na maitaguyod ang pamilya upang matugunan ang mga pangangailangan nito. Matutugunan ang mga pangangailangan ito kung ang pamilya ay nagtutulungan. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Isulat sa iyong kwaderno ang T kung tama ang pahayag at M kung mali. Gawin ito sa iyong kwaderno. Una, si tatay lamang ang maaaring maghanap buhay sa pamilya. Ikalawa, si nanay ay sa bahay lamang at hindi maaaring maghanap buhay. Ikatlo, ang mga anak ay dapat tumulong sa mga gawaing bahay. Ikaapat, si nanay lamang ang maaaring magluto sa pamilya. At ikalima, pagkagaling sa trabaho, may tungkulin pa rin sa bahay na dapat gampanan si tatay.
Tingnan ang mga larawan. Tukuyin ang bahaging ginagampanan ng kasapi ng pamilya. Una, tatay. Ikalawa, nanay. Ikatlo, mga anak. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Gumuhit sa isang papel ng larawan na nagpapakita ng gawain ng bawat kasapi ng iyong pamilya. Gawin ito sa iyong kwaderno. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Tukuyin kung ang pahayag ay nagsasabi ng bahaging ginagampanan ng kasapi ng iyong pamilya. Lagyan ng check kung oo at X naman kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Una, si tatay ay nag-aayos ng sirang aparador sa bahay. Ikalawa, si nanay ay nagluluto ng pagkain. Ikatlo, si tatay ay naghahanap buhay para sa pamilya. Ikaapat, tumutulong si kuya sa mga gawaing bahay. Ikalima, tumutulong si ate sa paglalaba ng damit. Gawain sa pagkatuto bilang apat. Piliin sa mga larawan ang bahaging ginagampanan ng mga kasapi ng iyong pamilya. Isulat ang sagot sa kwaderno. Punan ang mga patlang upang makabuo ng makabuluhang kaisipan tungkol sa aralin. Ang bawat patlang ng iyong pamilya ay mahalaga. Bawat isa sa kanila ay may patlang ginagampanan sa inyong pamilya. Narito ang mga pagpipilian, kasapi o miyembro, tungkulin, kalayaan. Umaasa akong naunawaan ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikilahok sa ating mga gawain. Hanggang sa muli mga bata, paalam!